الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa mga Muslims at baka nagulat kayo bakit marunong magtagalog ng isang Arabo. Bali, baka hindi kayo magtaka, yung papa ko ang Arabo, yung nanay ko ang Pilipina. At lumaki ako sa Pilipinas, doon ako pinanganak. Mga 16 years ako tumira sa Pilipinas, kaya natutuwa magtagalog. So, baka nakuha ko yung attention nyo, hindi ko inaasahan. So, maraming salamat sa inyo. Baka may nakakilala sa akin dito, Kaisy Vlog. Mayroon ba akong subscribers dito? Bali, may YouTube channel ako, Kaisy Vlog, K-A-I-S-Y. At kilala ako bilang sa Gold na nagbablog lagi ng ginto. At halos karamihan na subscribers ko, puro mga followers ko, puro mga gold lover. So may gusto na ako i-share sa inyo tungkol sa gold. Dahil tiwala kayo sa akin eh, yung mga subscribers ko, mga followers ko sa FB page. Tiwala kayo sa akin kapag may sinabi ako na may pwesto dito na mura ang gold nila at malaki ang discount. Di ba? Talagang tiwala kayo, di ba? Napasikat ko isang gold na shop eh, na-promote ko na ang dami ng customer dahil lang sa pag-video ko. So, tiwalang-tiwala kayo na may murang gold dito at malaki ang discount, di ba? Ngayon may gusto akong i-share sa inyo na may alam naman ako kung saan libre ang gold. Libre ang ginto, silver, diamond, libre. Paano mo makuha itong libre na ito at saan ito? Saan itong libre na gold na ito? I-share ko sa inyo ha. Pero sana may tiwala din kayo at tatanggapin nyo. Nasa inyo yun kung tatanggapin nyo hindi. Tulad lang ng promote ko doon sa pwesto na yun na may ginto dito na may discount, pinakamurang ginto. Nasa inyo yun kung maniwala kayo o hindi. Pero maraming pumunta doon at nasaksihan nila na mura nga talaga. Tignan nyo sa Kaisy page na vlog, Kaisy page na FB. So ngayon, nasaan itong libre na ginto? Nabibitin na ba kayo? Paano makuha yung libreng ginto na yun? Yun yung ginto, yung bahay na gawa pa sa ginto. Ang hollow blocks niya ay gawa sa ginto. At nasaan itong bahay na ito? Yun yung magiging bahay natin sa paraiso sa kabilang buhay. At paano makuha itong ginto? Kumilala ka ng Diyos na wala pa nakakita sa Kanya at walang sasambahin maliban sa Kanya at wala siyang kapatid at anak. At ang kanyang pinadala na tao na si Jesus, mahalin mo, sundin mo, tanggapin mo, hindi sasambahin ha. Mahalin mo, sundin mo, tanggapin mo, buong puso mo, at maniwala ka na si Muhammad ay huling propeta na ipinadala ng Diyos after 570 years na wala si Jesus. Itong tatlo na to, pag ito ay nasa puso mo na naniniwala ka, hindi siya Trinity ha. Basta maniwala ka na may isang Diyos at pinadala niya mga propeta at sinamba mo lang, ang nag-iisang Diyos ay may buhay ka na walang hanggang, ang paraiso kung saan may libreng gold, hindi lang discount, at hindi yung pinakamurang gold, kung saan libre na gold. So, kung meron sa inyo tiwala doon sa sinasabi kong libre na gold, kayo na bahala doon humusga. Basta may sinabi ako na libre na gold, sa kabilang buhay, hindi lang yung discount na gold dito sa mundo. So, sa mga gold lovers, ay may gold doon sa kabilang buhay, na sinabi ni Jesus sa John 17 verse 3, ang buhay na walang hanggang ang makilala kayla tunay na iisang Diyos at ako Hesukristo ay iyong sinugo. So gusto mo ng buhay na walang hanggang, ano sabi ni Jesus? Kilalanin mo ang Diyos na tunay na nag-iisa at si Jesus ay kanyang propeta na sinugo. Sa huling ayan ng Quran, sa pangatlong last verse ng Quran, may mababasa ka doon, sabi ko, Allahu ahad, sabihin na ang Allah ay iisa, lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaroon ng anak, hindi siya nagkaanak, walam yakul lahu kufuwan ahad, at hindi siya at walang maikukumpara sa Diyos na nag-iisa. So, maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung gold na offer na sinasabi ko sa inyo, hindi lang yung discount. Dito discount lang ang maitutubo ko sa inyo kung saan may murang gold or sa kabilang buhay andun yung talagang pupuntahan natin. Imagine mo yung buhay napakaikli. Sabihin natin binigyan ka ng Diyos ng 60 years. So, ngayon ilang taon ka na kung isipin mo? Mayroon akong kaibigan, mag 30 years old na niya, sabi niya, grabe no, kalahati ng buhay niya, tapos na. 30 years na lang natitira. Hindi ka pa nga sure kung 60 talaga binigay sa'yo. Kasi yun yung average ng tao, di ba? 60 to 70 years. Lumagpas ka pa ng 70, ano na yung bonus sa'yo? Biyaya ng Diyos na may pinapahanap pa sa'yo dito sa mundong ito. So, mawawala din tayo sa mundong ito. Sample ng damit mo,
ako puro logic lagi yung sinishare ko eh. Sample yung damit mo, yung isang t-shirt mo, suot mo siya ng, sabihin natin suot mo itong isang t-shirt mo ng 50 years. Anong itsura nitong t-shirt mo? Itong isang suot mo lang na damit. Sa loob ng 50 years, anong itsura niya? Sigurado no, butas-butas no, sira ano. Talagang ihuhubad mo siya, di ba? Hindi ka magtatagal sa damit na yon. Ang katawan natin ganun. Pinanganak tayo, napakakinis baby. Lalaki ka. Bukulubot ang balat natin. Tatanda ka din. Huhubad mo din tong itong katawan natin ay parang damit. Ihuhubad mo din to balang araw. At yun yung kaluluwa natin, aalis din tayo sa katawan na ito. So bago tayo umalis sa katawan natin, ay hanapin natin ano ba talaga ginagawa natin sa mundong ito. Ano ba katotohanan, bakit tayo andito? Bakit pa tayo binibigyan ng Diyos ng buhay? Tulad nitong umaga, karoon tayong bagong buhay na naman, ibinalik niya ang ating buhay. Alam mo ba, ito'y natutulog ka, ito ay kapatid ng kamatayan. Ang tulog. Kaya biyaya ng Diyos na binigyan pa niya tayo ng buhay. Bali, may kanina na kinakausap, taga-Adventist. Lumaki ako sa Cavite, kami nag-stay ng 3 years. Nag-aral ako sa AUP, sa Adventist University of the Philippines. Magandang kasundo kasi puro talaga hindi din kumakain ng baboy. Kasundo namin sila sa baboy talaga. Maganda yung school na yun at malinis. Na-promote ko tuloy ang Adventist University. So, ang paniniwala din nila na isa sila kabilang sa mga Hudyo. Ang practicing nila may pagka-Hudyo. Si Moses ang prophet nila, ganun. So, sa akin, bilang taga-Palestine, yung papa ko, taga doon kami sa Israel. So, mas malapit si Jesus sa amin, di ba? Doon siya pinanganak, sa bansa namin. Sa Bethlehem siya pinanganak, sa Jerusalem siya lumaki. So, ngayon, sino ba sakop ni Jesus? Di ba ano sabi ni Jesus sa Biblia? Ako ay sinugo lamang sa mga tupang naligaw ang bayan ng Israel. So, sinugo siya sa bayan ng Israel. Paano nga naging sakop ang Pilipino o naging sakop ang Kano kung sa Israel lang siya pinadala? Sa amin nga, kapitbahay lang eh, 50-50 na eh. Palestine eh. So, sa Israel lang siya pinadala. How much more yung malayo pa? Paano yung naging propeta o paano naging sakop kayo ni Jesus? Di ba? Pati ako, nagtataka din eh. Kasi sa amin nga, kapitbahay lang namin, 50-50 na eh. So, sa amin lang siya ipinadala. At si Jesus ay isang tao na kung iniisip nyo ang Muslim ay hindi tinatanggap si Jesus, nagkakamali kayo. Ang Muslim, hindi siya pwede maging Muslim hanggat hindi niya mahalin, tanggapin, sundin si Jesus. Sabi sa dictionary ng English, pagtitignan mo ang meaning ng Christian ay followers of Christ. Ang meaning ng Christian, tagasunod daw ni Jesus. Ngayon, tanongin natin, sino makikita mo followers of Christ talaga? Sino totoong tagasunod ni Jesus? Itong tao na to, di ba, mahal mo, sinusunod mo? So, sinong totoong Christian, followers of Christ? Pag sample tayo ng mga halimbawa, tulad paano magdasal si Jesus sa Biblia? Sa Matthew chapter 26, verse 39. Paano magdasal si Jesus doon? Siya ay nagpapunta banda doon, at kaya mukha nilagay sa sahig at nagpatira pa. So si Jesus, pag nagdadasal siya, nilalagay niya ang kanyang muka sa sahig at nagdadasal. Sino nagdadasal tulad ni Jesus, nilalagay ang kanilang muka sa sahig? Ang mga Muslims, di ba? Pag sa mga Katoliko, dinodrawing nila si Jesus, sa kanyang baba, laging may balbas, di ba? Sample pa lang yun, sample lang ha. Ngayon, itabi mo natin si Jesus. Pagdating naman kay Mary, kahit ang daming usong fashion damit na spaghetti o sexy ngayon, may mga grupo pa rin ng babae na sumusunod sa pananamit ni Mary, nagtatakip ng ulo at nagdadamit ng mahaba. Sino itong mga babae na ito? Bukod sa inyo, ha, kasi nagtatakip lang kayo dahil nandito kayo sa Saudi. Pero sa mga babae, kahit wala sila sa Saudi, ganun pa rin ang damit nila, parang si Mary. Sino sumusunod kay Mary? Mga Muslims. Dito makikita mo, sino Christian? Sino followers of Christ? Hindi lang followers of Christ, followers by Mary. Muslims. Damit pa lang yun at action pa lang. How much mo yung faith? Yung paniniwala ni Mary at yung paniniwala ni Jesus. So anong ibig sabihin ng Muslim? Yung sumusuko. Yung sumusunod. Yung nilikha ng Diyos na sumusunod. Ang Islam, meron ba nakakaalam ng Islam dito? Bago kayo umuwi ng Pilipinas, delikado hindi nyo alam ang Islam. Kasi pag uwi nyo, akala nyo yung Islam yung nangyayari tuloy sa Mindanao ng pagsabog. Ang Islam yung may hawak na may bomba sa katawan. Allahu Akbar, boom! Yung nakikita ng Islam sa TV. Ang Islam, galing siya sa salitang salam. Na ibig sabihin kapayapaan. At pag tinaslate mo ang Islam sa English, ang meaning niya submission,
Sa Tagalog, sumusuko. Ang ibig sabihin ng Islam, submit. Sumusuko. Submission to the will of God. So ngayon, sino naman yung sumusunod sa Islam, sila yung tinatawag na Muslim. Yung nilikha ng Diyos na sumusuko, yun ang tinatawag na Muslim. Magbigay tayo sample ng mga ng Muslim. Sample para mag-gets nyo, ano ba yung Muslim? Ang Muslim, hindi siya lahi, hindi namamanay. At hindi porket ang isang tao ay nanggaling na siya sa Mindanao, ang tatay at nanay niya ay Muslim, at ang pangalan niya Abdullah o Muhammad, ay hindi automatic Muslim na siya. Kung hindi naman niya ginagawa yung pinaka-importanteng utos ng Islam, hindi siya maaaring tawagin Muslim kahit Abdullah pa ang pangalan niya. So, sample, halimbawa ng Muslim, yung araw na nakikita natin na sumisikat ngayon, sumusuko siya sa kagustuhan ng Diyos. Sinong lumikha sa kanya? Ang Diyos, di ba? Anong gusto ng Diyos na isuko niya bilang nilikha siya na araw? Magbigay siya ng init at liwanag sa atin, di ba? Pag ang araw na ito, hindi siya sumuko sa kagustuhan ng Diyos, siya ay lumamig ngayon, hindi siya nagbigay ng init, hindi siya maitatawag na Muslim. Nag-gets yung meaning ng Muslim? Yung sumusuko siya sa kagustuhan ng Diyos. Sample pa ng Muslim, yung puno. Yung puno na nilikha ng Diyos, siya ay Muslim. Bakit? Ang lumikha sa kanya ay ang Diyos, di ba? At anong gusto ng Diyos sa kanya na bilang nilikha siyang puno? Anong gusto ng Diyos na isuko niya? Isuko ng puno na ibigay yung gusto ng Diyos na magbigay siya ng